Hello, what's up? Good afternoon mga mastiw. Today's video is magre-review tayo about the performance of this engine. And this car is, of course, Ford Everest Titanium 4x2. But before we fall ahead, let us roll the intro mga mastiw. Para mukhang paitiw. So let's talk about the performance of this engine, which is the Ford Everest Titanium 4x2 next generation. So honest lang tayo dito, no? Honest review lang. Pag naka-automatic, napapansin ko lang is meron siyang delay. For example, from slow moving to overtaking, syempre nabibigatan yung ano natin, yung engine natin, kasi wala tayong momentum that time. So meron siyang delay na 1 second, mga 1 second lang or point something, basta mararamdaman mo. Hindi naman gaano katagal yung delay niya, pero pag nakabuelo na siya after 1 second or something like a couple of seconds or a couple of milliseconds, ma-feel mo rin yung arangkada niya, yung torque niya, which is na yung katawan mo parang maiiwan siya. So ganun, meron siyang delay, especially pag puno yung ano nyo, fully loaded yung Everest, katulad nung nakaraan, nung kahapon, kasi nag-travel kami together with my family. So this car was fully loaded, sobra kami dito, meron pa magamit sa trunk, and yun, ma-feel ko yung delay, ma-feel ko yung hindi siya gaano ka recommended for overtaking or something going up to the hill or mountain. So this is automatic, of course it's 4x2 and only 6 speed, unlike sa 4x4 na 10 speed siya and different power, I guess. I don't think so, I'm not sure, but I think so. And sa mga nagtatanong sa sport, trend, or limited na model or variants, I'm sorry, hindi ko masasagot ng tunay, pero I can answer your questions through feeding Google. Siyempre, masasagotan niya sa Google lahat, but you can also search that. Your questions can be searchable in the internet, but of course, it is better to rely on actual reviewer or actual vlogs or actual reviews from people like me, which is a very normal people, no? Yun, nagkakos siya ng delay after you rev up your accelerator. Meron siyang delay, but it's not a very long delay. It's very acceptable. I can still manage, I can still sped up to 100 to 130 like this. It depends upon the situation of the road or condition of the road or how long the straight path that I am driving with. So ngayon, but I discovered recently lang, no, hindi kasi ako nag manual dati, hindi ko sinusubukan yung manual kasi natatakot ako ito, pero I just discovered na ang ganda plan pag minamanual mo. Very responsive, no delay. I can feel the aggressiveness of this engine. I can overtake whenever I overtake, even though it's very very risky, but I know it's not recommended to overtake when it's risky, but if there's a situation like this or like that, you can put it to manual or sa mga hill, sa mga paakyat, maganda itong gamitin yung manual. So ito, itatry ko muna yung automatic
yung automatic muna. Kaya pag mga ganito, tapos pag overtake ako agad, may makaka-feel ka ng delay. Pero pag may momentum ka at saka mag-overtake ka lang, walang problema. Pero pag mga ganitong takbo, tapos gusto mo mag-overtake, yun. Oh, tingnan mo. Yun, may mga instances na sobrang bagal ng delay. May mga instances na mabilis lang yung delay. Di ko ma-ano kung bakit minsan ganun. May mga time na kahit inabakan mo na ng masyado, sobrang bagal niya pa rin. Pero may mga time na sobrang responsive niya. Hindi ko siya ma-ano, hindi ko siya makukuha. Ganun, ito, delay. Nag-apak na ako. Tapos yun, ngayon ko lang na feel yung ano niya, yung arangkada niya. So ito pa yung momentum na ito, nag-apak na ako ng pedal. Ayun, may delay siya. Wala kasi akong camera dun sa baba. Sana ma, para sana makita nyo kung yung time ng pagka-apak ko. Kaso lang, hello, mahirap yun eh. So let's try about, oops, try natin yung manual. Ito, nag-apak na ako nito. May delay siya, 66. Pero try natin yung manual. Hindi ako masyadong marunong talaga kung paano siya, kung kailan siya i-manual. Pero hindi naman siya nagbabawal eh. Hindi naman, wala namang alarms kung minamanual ko siya habang tumatakbo. Yan, naka third gear pa tayo. Yun. Oh, naka 88. Yun, ganda oh, 90. Tapos 4. 100 agad oh. Ang bilis. Fourth gear pa lang yan. I'm not really sure no kung pwede bang mag-apak ka lang ng pedal steady while changing the gear. But in this case no, sa akin kasi natatakot ako kasi wala akong idea. Inaano ko, parang ako nagda-drive ng manual pag nag-change gear ako. Inaalis ko yung paa ko sa accelerator para safety sa aning transmission. Pero I'm not really sure no kung pwede, acceptable lang ba. Ayoko ring subukan eh. Nakakatakot din kasi. Pero pwede naman. for the vlog lang. Try natin. I-five natin mamaya pag may straight path. Naka fourth gear tayo. I'm not really sure kung nakikita niyo ba. Yun. Maganda kasi pag naka-manual eh. Wag lang yung totally manual talaga na wala na siyang automatic. Kasi nakakapagod din yun eh. Alam ko rin paano mag-drive ng manual kasi first car ng papa ko is ano, manual, yung minivan, yung power steering, hindi siya power steering, power steering, kasi sobrang bigat ng manubela niya. Yun yung una kong na-driven, kaya kabisado ko na kung paano mag-manual. At saka lagi namamatayan. At saka ang lalim-lalim pa ng clutch. Kaya sanay ka na talaga pag mga ganun. Once na mag-drive ka ng mga brand new or mga bagong sasakyan, mga latest models, sobrang gaan na lang. Kasi sanay ka na sa mga lumang sasakyan. Yan, 5. Inaapakan ko lang ha. Wait lang. Apakan ko lang tapos 5 ko. O, nagpa-5 siya. 5th gear siya. Sobrang bilis. Hindi ko alam sa fuel consumption kung mag-iiba ba. Of course, mayroon mag-iiba yan. Kaso lang, hindi ko muna ipapakita sa inyo kasi hindi pa ako nakapag ano dito sa mga sa kilometers niya, sa trip niya. Hindi ko pa na-reset eh. Kaya malalaman lang natin yan pag reset ko yun, para malaman natin yung fuel consumption natin kung gaano ba pag iba. Baka sa next vlog i-vlog natin yan pag may time. So ang ganda pala siya pag naka-manual at saka nag-minor ka, kahit hindi mo na downshift, automatic siyang nag lower gear no. Ngayon naka-3 na, hindi ko naman siya nilo-low gear kanina eh, habang nag minor tayo. So naka third gear pa. So parang nagda-drive lang ako ng manual no? Tapos fourth gear. Yun, ganda. Sobrang bilis. Sobrang bilis ng arangkada. Ganda, yung ganda ng torque. Ayun, naka third gear tayo. Fourth gear. Hirap kasi yung daanan dito, daming gina-construct eh. Hindi tayo makapagbuwelo ng maayos. Ayan, low gear tayo. Kasi yun, narangkada agad oh. Nilo-low gear ko yun.
kanina lang kapag 6th gear ako, pero sobrang bilis na. Hindi na, kasi yung mga daan na ito, puro paliko. Doon sa north naman banda ng Leyte is marami straight doon, lalo na sa Albuera, Leyte. So ibabalik ko na sa automatic kasi nasa malapit na tayo sa city ng Maasin. Kaya mag-automatic na ako. So yun lang yung review natin. Kung meron man kayong Ford Everest at di nyo pa na-discover tong manual mode, meron siya dito ha, plus minus dito. Yan. Kung sa Montero pa, meron siyang paddle shifter dito, plus minus. So yun, kung sakaling meron kayong Ford Everest 4x2 or Trend or Sport or Limited or lalo na sa 4x4 na titanium, maganda yung manual pag gusto mo ng arangkadahan o paakyatan. Meron naman eh. Yeah, but yung totally manual talaga, hindi na, ibang usapan na yon. Ito, meron siyang automatic siya, but meron siyang manual mode. So, pag nabibitin kayo sa mga overtaking nyo, ito yung gagamitin nyo, manual mode kayo. Tapos, pag medyo hindi kayo makarangkada, mag low gear muna kayo para meron malakas yung torque. So, yun lang mga mastiw. I hope this video nakakatulong to sa inyo. So again, mga mastiw, I'm not making a tutorial or hindi po ako nagmamarunong dito. I'm just sharing my experience about this car, which is the Ford Everest Titanium 4x2 next generation. So thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel and also follow my Facebook page, Marino Motorista. Signing off.